ay tayong dadako sa ating pang-anim. Tama ba? Pang-anim na apostol. Apostol. Buksan po natin Bible natin sa John chapter 1. John chapter 1 and verse 43. Nandun na po kayo? Okay, sabi po sa verse 43, the next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. Obviously, ang ating pong apostle na pag-usapan today is si Philip. Yung nakakatawa lang po kay Philip, siya po isa sa mga disciple na kung saan personally ni-reach out po ni Jesus Christ. Makikita lang po natin sa scripture. And after today, sermon po natin ngayon ng worship, nasa kalahati na po tayo ng series natin, 12 Apostles, pang-anim na po ito, di ba? And last devotional, sino nga po pinag-usapan natin? Bartolome o si Nathaniel. Okay? What do we know about Philip? Mark, Luke, and Matthew, kung tinignan po natin dito, wala siyang masyadong detail na binigay about Philip. Except lagi siyang kasama sa 12 apostle. And ang good thing po dito, si Philip, makikita natin sa Gospel of John. And from John Gospel, we discover that Philip was completely different kind of person from either Peter, Andrew, James, or John. Ibang-iba po siya, kung titingnan natin. And siguro pwede nyo i-compare kasi pinagdaanan naman natin yung apat na yun. Diba? And kung babasahin po talaga natin, si Philip is pang-5 sa ni-reach out ni Jesus Christ. In John's narrative, Philip is open pair with Nathaniel, also known as Bartolome, yung pinirich ng devotional. And kung tinignan natin lagi sa mga mababasa natin scripture, we assume na itong si Nathaniel o Bartolome at si Philip ay close friend, magkaibigan. And I remember yung time na nasa campus ministry ako with Lani. At po sila nang sinasabi kasi magkasabay po kami nila sa campus. Pagka pumunta po yung aking yung isang disciple, si Jason Mendoza. Kailan niya si Jason, yung mga world dito. Pag pumunta po siya ng BSU at hindi niya ako kasama, lagi po sinasabi ng mga kakilala ko na, di ba ikaw yung laging kasama ni Marvin Adel? Why? Kasi magkaibigan kami, close friend kami. Diba? Pag pumunta naman ako sa Lyceum, di ba ikaw yung kasama lagi ni Jason Mendoza? So, I think si Nathaniel at saka si Philip, ganun din po. Siguro lagi silang magkasama. Kaya napapag na kilala yung bawat isa based sa mga sa lugar nila, and kaya inasyon natin na magkaibigan sila. Okay? Ang marami pong Philip sa Bible. Iba-iba po ang Philip. Kaya minsan pag nababasa tayo, parang ito ba yung Philip na apostle? Ito ba yung Philip na sino bang Philip na to na sinasabi sa Bible? So, una, yung apat na iba-ibang pangalan na mention na Philip na na-mention sa Bible, una si Philip was the name of two of King Herod the Great sons by different wife. So, si King Herod nagpangalan ng anak na pares na Philip. So, mababasa natin sa Luke chapter 3 verse 1 and Matthew chapter 14 verse 3. And yung isa naman po is si Philip the Evangelist. So, I hope na hindi tayo ma-confuse sa Philip na nag-reach out sa you, no? Sa Acts chapter 6, tama ba? So, minsan akala natin itong Philip na nag-reach out sa you, no? Ito si Philip the Apostle. Pero mali po. May tanong ako kanina, yung hindi po pagkakaalam niya. Si Philip the Evangelist, iba po sa kay Philip of the Apostle. Si Philip the Evangelist, siya po yung isa sa 70 disciple na ni Jesus Christ ang tawag niya, si Neto, okay? And ngayon po, sabi ko nga, si Philip the disciple and or Philip the apostle, ito naman po yung ating pag-uusapan today, siya po yung bida ngayon. Next, kung tinan na po natin yung pictures unahan,
Yan po yung set up ng discipling tree and leadership ni Jesus Christ. Kung titignan natin, ang core, ang gitna, si Jesus Christ. And meron siya tinatawag na inner circle o yung kanyang core group. Si Peter, nagli-lead ng central. Si James, nagli-lead ng north. Si John, nagli-lead ng west. Joke lang yun. Okay. So, yun yung inner niya, inner circle. And yung second group, makikita niyo yung second group, ito naman po yung natitira sa 12 disciple. At kasama po dyan si Philip, si Andrew, si Bartholomew na ating napag-usapan at yung mga susunod pang mga disciple. And the other is the 70 disciple. Ang nandyan po, okay? So, ibig sabihin, malapit siya kay Jesus Christ. Ngayon, sino po ba si Philip, the apostle? Sabi, Philip is always simply listed as the fifth apostle in the listing of the 12 by name. Lahat po na mababasa natin pag pinag-usapan ng 12 apostle, lagi po siyang panglima. Contrary sa mga iniisip ng ibang mga tao, hindi po si Philip ay taga-Pilipay. At hindi rin po si Philip ang author ng Philippians. Okay? Para doon lang po sa nag-iisip na si Philip ba ang author ng Philippians? Hindi po, si Paul. At hindi rin po taga-Pilipay. Okay? Ang ibig sabihin po ng Philip sa Greek name ay lover of horses. So kung ikaw ay mahilig sa kabayo, pangalan mo ay Philip. And si Philip is from Bethsaida of Galilee, John chapter 1 verse 44 and 12 verse 21. Obviously, yung ito pong Bethsaida, ito po ay yung lugar nina Peter and Andrew na kung saan si Peter and Andrew is kilala bilang mangingisda. And we assume na ito pong si Philip is also a mangingisda. We assume. Pero hindi ko na, pero ina-assume lang kasi wala namang nakalagay talaga sa Bible kung ano ba talaga yung trabaho niya during that time. Jesus called Philip, who had been a disciple of John the Baptist. So John chapter 1 verse 43, and then Philip went, found Nathanael, and told him about Jesus Christ. And Nathanael also became Jesus' disciple. Ibig sabihin po, sino nag-reach out kay Nathan? Si Philip. So, kaya pag kayo na-reach out agad, ang unang mindset nyo, yung inyong re-reach out, yung inyong mga close friend. Okay? Philip was a disciple who calculated the amount of money it would take to feed the 5,000 men. And plus, kasi may mga kasama bata at mga ano. So siya po yung lumapit kay Jesus Christ na, Jesus Christ, saan natin kukunin yung mga pambibili ng pagkain yan? Kulang ang pagkain natin. So, mala prime and sa po yun, mahilig mag-compute kasi negosyante. Okay? So yun. So, Philip was approached by some Gentile, more specifically Greek from Bethsaida, who asked Philip to introduce them to Jesus Christ. Pero ano ginawa ni Philip? Pinuntahan si Andrew. Andrew, samahan mo ako Jesus Christ kasi Gentile to. Okay? And after the Last Supper, Philip requested that Jesus show them the Father, leading to Jesus' statement. Ano sabi niya? To Jesus Christ, anyone who has seen me has seen the Father. So ito po yung background ni Philip. Ngayon, ano naman ang pwede nating matutunan kay Philip? Okay? Ano pwede nating matutunan? Una, he is a seeker. John chapter 1 verse 43, basahin po natin. John chapter 1 and verse 43. Dito na tayo. The next day, Jesus decided to leave from Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. Philip, like Andrew and Peter, was from the Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophet also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nazareth, can anything good come from there? Sabi ni Nathanael. Come and see, said Philip.
When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." He then added, "Very truly I tell you, we'll see heaven open and angels of God ascending and descending on the Son of Man." Obviously, dito po makikita natin kung paano na-reach out si Philip. And sa binasa natin scripture, makikita natin na si Philip, alam niya ang Old Testament. Why? Kasi po siya ay disciple ni John. Ni John Anyayahan. Di po. Ni John the Baptist. And nung una pa lang, hindi pa niya namimit si Jesus Christ, nagsisik na siya. Hinahanap na niya, sino ba yung Messiah na sinasabi ni Isaiah? Sino ba yung Messiah na sinasabi ni Daniel? Sino ba yung Messiah na sinasabi ni David? Obviously, makikita natin na before siya na-reach out ni Jesus Christ, or siya mismo naghahanap na kay Jesus Christ. Di ba? He knew the Messiah was coming. Alam niya, darating ang Messiah. Naniniwala siya. Di ba? And yun po yung maganda sa character ni Philip. And kanina, sabi ni Donna sa kanyang testimony, hindi naman daw siya madasalin. Hindi rin naman siya palasimba. Hindi rin naman siya talaga naghahanap kay Jesus Christ during that time. Nananalangin lang siya kapag may kailangan. Sumisimba lang siya tuwing birthday niya, tuwing Pasko, tuwing bagong taon. I hope, hindi rin po ganun naliligo si ano dati. Tumulag. So, pero, ang good news, ni-reach out si Donna ni God. Hindi ako, okay? Okay? Even yung puso niya, hindi ganun talaga na naghihintay about Messiah. Pero dito, si Philip mismo, yung heart niya talagang uhaw na uhaw siya kay Jesus Christ. Kailan ka ba darating? Diba? Nagsisik siya. Nabasa lang niya sa Bible, hinahanap niya si Jesus Christ. Pinirace lang sa kanya ni John the Baptist, hinahanap na niya si Jesus Christ. Ngayon ang tanong po sa atin, gaano ba tayo nagsisik kay Jesus Christ? We as a disciple of Christ, hanggang ngayon, sinisik pa rin po ba natin si Jesus Christ? Hinahanap pa rin po ba natin? O lumilipos yung mga araw na baliwala na at hindi na natin hinahanap si Jesus Christ? Yeah, this is the last day of our quiet time. Di ba? Matthew. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. And good news, meron tayong quiet time series ulit mamaya, pamimigay, the Gospel of Mark. So, pamimigay po pamaya, pero babayaran nyo ng 5 piso para sa syrup. Okay? So, kaya po may mga ganun tayong bagay in order for us na mas makilala natin si Jesus Christ at mas isik pa natin si Jesus Christ. Kasi darating ang time, pabalik si Jesus Christ. Okay? Ano maganda rin kay, ano, kay Philip, he wanted to share his good news. Anong ginawa niya? Kinausap niya si Nathanael at i-present niya about yung natutunan niya at nung makita niya si Jesus Christ. But Nathanael is not so convinced. Di ba? Naka-experience ba kayo ng mga design, mga tao na ano, na nire-reach out niyo pero hindi convinced? Parang hindi maniwala sa'yo? Yung parang niloloko-loko ka lang? Di ba? Si Nathanael hindi convinced. Notice that Philip does not argue with Nathanael. Hindi siya nakipag-argue. And kalimitan ako, kapag halimbawa ako nag-reach out, normally yung aking character, kapag ako nag-reach out at sinagot ako ng balas-ubas, minsan nakikipag-argue ako. Hindi tama po yun ha, sa mga young Christian ha. Okay? So, yun po yung character ko dati. Pero dito, ma-appreciate mo kay Philip, he simply says, "Come and see. Come and see." Yeah. Anong makapakita natin kay Nathanael?
ang ginawa niya, ipinoint out niya si Nathan papunta kay Jesus Christ. Hindi ka maniwala sa akin? O, sumama ka at tingnan mo si Jesus Christ. You know what? As a disciple, kung ganun, may mga tao ang ganun sa atin, all we can do is point that person to Jesus Christ. All we can do is point that person to His Word, the Bible. Yun lang po yung gawin natin. Diba? Huwag po nating hayaan na yung tayo ang makikita nila habang nire-reach out natin sila. Make sure na ang nakikita nila si Jesus Christ at yung Word niya. And sigurado ako, hindi makakahingi sila pag Word niya ni God. Ano muna? And the next is, He is a pragmatic or practical person. Tama ba? Pragmatic or pragmatic? Pragmatic, okay? Ano po ba yung pragmatic o yung pagiging practical person, yung pagiging practical? Always figuring, always calculating. Ito po, normally po ito yung mga negosyante. Kung gusto nyo makakita ng mga practical na tao, hanap kayo ng negosyante. Yung mga businessman, lalo na yung mga inchik. O yung may dugong inchik. Mga practical yung mga yan. Okay, tinan nyo ha, yung mga inchik kalimitan, kapag maglalakad, naka-short lang, naka-sando, naka-chinelas. Pero tingnan nyo ang bank account nila. Ang daming pira. Bakit? Practical sila. Sabi nga nila, bakit ko i-invest ang aking mga pera sa mga bagay na hindi tutubo? Eh, doon ko ilagay sa tutubo. Ganun po yung mga practical kalimitan ng tao. Di ba? So, kung tingnan po natin din sa Bible, si Philip is a practical person. Buksan po natin sa John chapter 6 and verse 5. John chapter 6 and verse 5. Nandun lang po kayo? John chapter 6 and verse 5. Sabi po dito, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Si Jesus Christ talaga, minsan iba eh, no? Tinatas niya yung tao, no? Kung ano yung, kung paano ba siya nananampalataya niniwala, kung gaano kakilala ng taong to si Jesus Christ. Verse 7, Philip answered him, "It would take more than half a year wages to buy enough bread for each one to have a bite." So obviously makikita natin dito si Pedro, sabi nga si Philip, I'm sorry, si Philip was a practical person. He bringing soul to the Savior, and he was a very practical man in other matter, hindi lang sa pagbibigay na sa pagpapakita sa mga tao kung sino si Jesus Christ. Practical people are the one that figure out how to get things done. Sa scripture, dito, itinest ni Jesus Christ si Philip. Ano sabi ni Jesus Christ? Philip, saan pa tayo bibili ng tinapay para makakain ang lahat ng taong to? Imagine, 5,000 men plus kasama yung kanyang mga asawa at anak. Kaano kadami yun? At makakainin ng 12, 13 kasama si Jesus Christ. Ang hirap siguro, di ba? Siguro si Philip unti-unti na nag-compute. Magkano kaya ang isa ito? Kakain to si Jeff ng 100. Medyo malakas kumain ng kanin si Joel. 150. Di ba? Si Greg, nag-diet. So, siguro ganun si Philip. Di ba? And from human perspective, Philip's assessment of the situation was accurate. Actually, accurate. Sabi niya, the disciple had na, wala, ang mga disciple, walang resources para ibigay dito. And sabi ni Philip, nagiging totoo lang si Philip sa kanyang nature. Ang sagot niya,
Jesus Christ. Walong buwang salary o sweldo ay hindi sapat para makakain niya mga yan. Saan tayo kukuha? Na-imagine nyo? Saan tayo kukuha? Noong time na yun, wala, hindi pa usong 5-6. Diba ngayon, pag piyesta, pupunta sa 5-6 para may handa. Kalimitan. Tama ba? Para sa Batangas? Wala pa 5-6 dito! Diba? And Philip was thinking practically kung ano talaga yung sitwasyon during that time. Pero ano ang nakalimutan ni Philip noong time na yun? Nakalimutan niya kung ano ang pwedeng magawa ni Jesus Christ. You know what? I'm not against sa pag-works abroad kasi may mga nagtatrabaho dito. I'm not against sa mga taong nag-work outside Batangas. Basically, they are practical. Bakit? Marami po ako nakausap ng mga OFW na kung saan kung pwede nga lang dito magtrabaho, dito sila magkatrabaho. And nagsasacrifice sila ng time para sa pamilya niya para lamang ibigay ang pangangailangan ng pamilya niya. Most of them na nakausap ko, most especially yung mga DH, ayaw nila mag-abroad. Mas masaya po dito, lalo ang pagpasko. Tama ba rito? Yes. Pero de, nagiging practical sila in order for them na may bigay yung pangangailangan ng mga pamilya nila. Kasi may mga great offer. But I believe, di ba, naniniwala ako na minsan kailangan natin ng faith. Minsan kailangan natin ng faith sa mga bagay na ibibigay ni God para sa atin. Diba? So, ako, gamitin ko na po yung Yusef. Okay lang gamitin ko ang pangalan mo. Okay? Si Yusef po, meron po siyang great offer sa Iloilo. Tama ba? Managerial position. Wow! Ang laki ng sweldo! Pero sabi ni Yusef, nung makausap ko siya, sabi niya, may iwan akong family ko, pero pwede ko naman dalhin doon. Pero meron akong mission sa Lemery. Meron siyang iwanan yung mission sa Lemery. Diba? And also, syempre, alam niya siguro, possible magkaroon siya ng problema sa relationship niya kay God. And ginibab niya. Tama ba? Ginibab mo ba? Ginibab niya. Sabi niya, no, hindi ko iwanan ang Lemery. But you know what? After a year, si Yusef, na-promote siya as a manager dito sa Batangas. You know what? Meron pong nagagawa si God? Yes! Yes. Di ba? May mga ilang po ng mga disciple na nakakalungkot lang isipin, pinipili nilang lumabas ng simbahan para magkapag-asawa. Why? Kasi ang hirap daw makakita dito ng mga brother. Dahil hindi daw nag-date ng mga brother. Pero ngayon, nag-i-repent ng mga brother. And nagiging practical lang sila. Kasi gusto nilang maging masaya daw at ma-enjoy yung life sa marriage life. Pero alam nyo guys, natutuwa ako sa mga, I'm really inspired at saka sobrang nilulung up ko yung mga disciple na umiidad dito sa simbahan kahit wala silang kasama. Amen. Yung faithfulness nila kay God. Yung faithfulness nila hindi doon sa mga bagay na makikita o relasyon sa labas. Awesome. And you know what? God is truly God. Tingnan nyo si Jules. Yeah. Hindi na sila alam kung anong plan ni God. Maybe yung plan ni God is forever ka maging single at i-encourage mo ang church habang ikay single, like Paul. Maybe ang plan ni God, after 60 years, magkasawa ka? Hindi ko alam. But the most important is your faithfulness to God. Tanong, saan area ba ng life mo tinetest ka ni God? Sa relationship? Sa character? Finances? Ano po ba? At naniniwala ako, ito pong test na to, gusto lang ipakita ni God at i-prove ni God sa kalaban niya that you are a faithful. That you are a faithful disciple of Him. And I hope na ipakita po natin yung kay God. Amen. Amen? Whatever the challenges na meron ka today, fix your eyes on Jesus.
Because I believe Jesus is the perfect man na pwede nating panghawakan, sandigan, at i-rely ang ating buhay. Amen? Amen. Next is, Philip is a confused disciple. Wow, confused? John chapter 14, last scripture. John chapter 14 and verse 1. Sabi po sa verse 1, si Jesus Christ ang sasalita, "Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that we were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you?" Sarap, no? Sarap ng imagine na ano kayo ang klase ng room ipiprepare para sa akin, Jesus Christ. And then, sana ako, "And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going." Tingnan natin, sumabat si Philip. Verse 8. Philip said, "Lord, show us the Father, and that will be enough for us." Sabi ni Philip. Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Don't you believe that I am the Father and that the Father is in me? The word I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it's the Father living in me who is doing his work." Obviously, makita natin na self lang na naman din si ano, si Philip. Diba? Sabi ni Jesus Christ, "Ipag-prepare kayo ng magandang room." Kaya, huwag mo mabagabag kung nasa challenges man ang buhay nyo ngayon. Pero si Philip, sabi niya, "Lord, Jesus Christ, pakita mo sa amin yung Ama. And enough na yun para sa amin." Diba? How could Philip say such thing? For 3 years, kasama ni Jesus Christ si Philip at nakita niya ang mga miracle. Marami siyang narinig kay Jesus Christ at sa Father. Nakita niya kung paano buhayin ni Jesus Christ ang mga patay at pagalingin ang mga may sakit. Pero still, di pa rin yung sapat para makilala niya si Jesus Christ. Philip knows that Jesus is the Messiah. He had heard the teaching, seen the miracles, the healing, and yet, sinabi niya, "Show us the Father." Philip's desire for concrete evidence para lamang ma-interpret yung kanyang pagkakaintindi at yung kanyang pananampalataya. Philip was a practical person. He wanted evidence. He wanted certainty. He wanted to take his book knowledge, the Old Testament, and compare it to what sense his senses told him. Obviously, ito yung natutunan ko. Ngayon, ano nakikita ko? Diba? And last 2 weeks ago, Christian Apologetics. Last 2 weeks ago, kami po ay umaten po ng APLA, ang Christian Apologetic. And nakakatawa na pag-usapan yung Bible and Science. And ako, narinig ako one story na meron daw isang billionaire na businessman na atheist. Ano ba yung atheist? Ano? Ayun, hindi naniniwala sa God, okay? Na atheist na nag-invest ng milyong-milyong dollar para lamang patunayan na walang Diyos. Talaga nag-invest siya. Para lang i-prove na totoo at tama ang kanyang pinaniniwalaan. Pero good news, because of his investment, because of the research, because of the science, ipinroob na may God at naging Christian ang businessman na ito. Tayo po, kailangan po ba natin ng proof sa buhay natin para makilala natin talaga si Jesus Christ? Para maniwala talaga tayo na Jesus Christ is God. Para paghawakan natin yung mga promises niya. Kailangan pa rin ba natin ng proof ng actual na nakikita? Or the Bible is enough para maniwala tayo?
Ginap na po ang salita ng Diyos. At ang susunod pong pagkikita, malapit na. Huwag sana bukas. Diba? And si Philip, confused siya. Pero good news, kahit confused siya, kumapapansin nyo, positive, negative, pero ang good news, namatay kong faithful si Philip. There are no direct by name reference to the Apostle Philip after the book of Acts in the Bible. Wala kang mababasa doon. The most reliable information that we have about Apostle Philip after the book of Acts appear to be from a letter written by Polycrates. Tama ba? Polycrates? Polycrates. Of Ephesus. Ito po ay disciple ni John. John the Apostle. Okay. Siya po ay pinanganak 125 AD. Early Christian father. Siya po yung mayroon po siyang sinulat. Basahin ko na lang po. Sabi niya dito, "We observe that the exact day, neither adding nor taking away, for in the Asia also great light have fallen asleep, which shall rise again on the day of the Lord's coming, when he shall come with glory from heaven and shall seek out all the saints. Among these are Philip, one of the 12 apostles, who fell asleep in Hierapolis." Ang Hierapolis po is part ng Turkey ngayon. "And his two aged virgin daughters and another daughter," ibig sabihin po, nag-asawa dito si Philip, "who lived in the Holy Spirit and now rests at Ephesus." Polycrates, ito ba si Polycrates? Okay, of Ephesus. So kung mababasa natin yung account sa taas, makita natin si Philip must have been married, had children, and naging faithful po siya. Lahat tayo katulad po ni Philip. May strength at siguro maraming weaknesses. Maybe ilan sa atin is impatient, impulsive. Maybe ilan sa atin is hindi ganun kalabing. Maybe ilan sa atin ay maybe ilan sa atin doubter, confused. Pero naniniwala ako lahat din tayo may mga strength, may mga kalakasan. Maaring confused ka pero labing ka naman. Diba? Maaring hindi ka labing, pero faithful ka naman. Pero ano man po ang sitwasyon natin today, ang mahalaga po, ano man yung character natin today, ang mahalaga po, kung ano ka bukas. Si God po, hindi po mahalaga kung anong character mo ngayon. Positive man o negative, ang mahalaga, ano ang karakter mo at anong sitwasyon mo bago siya dumating. Pero, kailan ka darating? Faithful ka ba bilang isang Kristiyano? Ibig sabihin, napaging faithful, nababago ba ang buhay mo? Yeah. Naniniwala ako, naging faithful po si Philip dahil unti-unting nabago yung buhay niya. Yung karakter niya, yung kahinaan niya. Kasi kung patuloy pong naging confused siya, for sure, hindi po siya maging faithful. Yeah. And tayo po as a disciple, whatever the character na meron ka ngayon, either positive or negative, but the most important para kay God is your faithfulness. Nung patuloy mong inaalaw si God na binabago ang buhay mo, at sa pagdating po ng panahon na humarap tayo kay God, kasabihin ni God, "You are a faithful servant of mine." Maraming salamat. Amen.